Ang bagong balita patungkol sa pagkuha ng K-136 Kooryong multi-launched rocket system mula sa South Korea. Ang hindi magandang balita para sa Armed Forces of the Philippines para sa pagkuha ng Kooryong MLRS na mula South Korea. Ayon sa balita, ang AFP ay tatanggap ng mas kaunting mga unit ng nasabing kagamitan, o maaari pa itong tuluyang kanselahin. At ito ay kapalit ng mas bago at mas sopistikadong sistema, ang HIMARS o ang High Mobility Artillery Rocket System, na gawa ng Lockheed Martin, na pinagtutuunan ng pansin ng Department of National Defense. Mula sa impormasyong aming natanggap, tatlong bagay ang sinasabing dahilan ng pagpapababa ng Kooryong acquisition. Una, ay ang mahabang panahon na pagpapanatili ng Kooryong MLRS. Ang sistema ay aktibo mula pa noong 80s, at mayroon ng pag-aalala na ang edad ng mga kagamitan ay magkakaroon ng epekto lalo na sa mga rocket launcher at mga rocket munition. Pangalawa, ay ang pangako ng gobyerno ng South Korea na magbibigay ng malaking kagamitang militar gaya ng mga rocket launcher sa Ukraine. Kasama dito ang mga Kooryong MLRS na nakalaan dapat sa Pilipinas. Ang Estados Unidos ay nangakong papalitan ang Kooryong MLRS. At panghuli, ang reputasyon na binuo ng HIMARS MLRS sa pag-deploy nito sa Ukraine, kung saan nakitaan ang kahusayan sa operations at transportability at flexibility, na katangiang ito ay pasado sa AFP. Kung totoo nga ang impormasyon, ang HIMARS ay kailangan pa ring aprubahan ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pagbenta ng HIMARS sa Pilipinas. Sabi ng isang mataas na opisyal ng AFP, mas maganda pa rin kung pareho ang Kooryong at ang HIMARS na maging arsenal ng AFP. Kaya umaasa pa rin ang AFP na magpapatuloy pa rin ang paghatid sa Pilipinas ng naturang kagamitan. Kahit na may mas kaunting bilang ng Kooryong MLRS kaysa sa inaasahan noon.